The hottest and the latest stories in the showbiz world this week. Roundup, this is Push Most Wanted, top news stories of the week. Hello Pushmates, ako po si Jeff Fernando at muli magsasama-sama na naman tayo sa isang espesyal, fresh at siksik na episode ng Push Most Wanted kung saan ibinibigay namin sa inyo ang latest sa inyong mga paboritong celebrities. Pero bago yan, gaya ng lagi nating sinasabi sa inyo, huwag niyo munang kalimutan na mag-like, follow at subscribe sa ating mga social media accounts para lagi kayong updated sa inyong mga paboritong celebrities. At huwag din kayong basta-basta na lang bibitaw mamaya ha, samahan niyo kami towards the end of the show dahil marami tayong pahabol na chika kung saan i-share namin sa inyo ang ating mga personal encounters sa inyong mga paboritong artista at mga side stories na alam natin na gustong gusto nyong marinig. At simulan na natin sa ating top news story number 5. Ano kaya ang bagong international recognition na nakuha ni Dolly De Leon? Narito ang detalye. Dolly De Leon, longlisted para sa BAFTA Best Supporting Actress. Biguma na naiuwi ni Dolly De Leon ang tropeyo para sa kanyang Golden Globes nomination sa kanyang pagganap sa Triangle of Sadness, ay patuloy pa rin itong umaani ng parangal para sa nasabing pelikula. Sunod-sunod na ang nominasyon ni Dolly sa marami pang international award-giving bodies, kasama na ang latest na pagkabilang sa kanya sa first round ng nomination process ng 2023 British Academy Film Awards. Hindi ako sanay sa nomination na ganito, ang sarap. Sana mas marami pa sa atin ang makatanggap ng ganitong recognition because many of us deserve it, ani ng aktres. Nominado din si Dolly bilang Best Supporting Actress sa darating na 43rd Annual London Critics Circle Film Awards. Si Dolly ang kauna-unahang Filipino na naging bahagi ng Golden Globes Awards. Sa Triangle of Sadness, ginampanan ni Dolly si Abigail, toilet cleaner sa isang high-end yacht, na magiging leader ng grupo ng mayayamang pasahero matapos ma-stranded sa isang isla. Alam niyo siyempre ang wish nating lahat ng mga Pilipino manalo si Dolly, 'di ba? Manalo si Dolly sa kanyang napakagaling na performance sa pelikulang ito. Pero ako ha, nomination pa lang ang natatanggap niya, buong mundo nire-recognize siya. Isang malaki ng karangalan bilang isang Pilipino dahil nagpapatunay ito na world class ang ating talento lalo na pagdating sa pag-arte. Para sa ating top news story number 4, malapit na bang matapos ang dream house ni Catherine Bernardo? Nandito ang detalye. Catherine Bernardo, ibinahagi ang construction ng family dream house. March 2020, nang unang ibahagi ni Catherine Bernardo na sinimulan na nila ang construction ng kanyang dream house. Ngayong January 2023, muling ipinasilip ni Catherine ang update sa ipinapatayo niyang bahay. Final push ani Catherine sa kanyang post kung saan nagbahagi ito ng mga larawan ng ipinapagawang bahay. Almost finished na ang ilang bahagi ng bahay kung saan isa dito ay ang veranda na may overlooking view. Maliban sa family dream house ni Catherine, mayroon ding real estate property na ginawang resort ang aktres sa El Nido, Palawan, October 2022, nang buksan nila ito sa publiko kasama ang business partner at aktor na si Piolo Pascual. Wala tayong masasabi kay Catherine kundi congratulations, deserve na deserve niya ang isang magandang bahay na galing sa kanyang lahat ng pinagpaguran at pinagsikapan. Pumunta naman tayo sa ating top news story number 3, ano kaya ang mga nangyari sa baby shower ni Isa Calzado? Isa Calzado, glowing sa kanyang baby shower. Ilang linggo bago manganak ang kapamilya actress na si Isa Calzado ay nagkaroon muna ito ng baby shower kasama ang asawang si Ben Wintel. Mismong ang celebrity doctor na si Vicky Bello at asawang si Hayden Co ang nag-organisa ng baby shower. Present sa celebration ang mga showbiz friends ni Isa, gaya ni Nakaril, Cheska Inigo, Tim Yap, Rahul Laurel at Crystal Bello. Matatandaan sa 40th kaarawan ni Isa noong August 2022, pinili ng aktres na isa publiko na siya ay nagdadalang tao. Inilarawan naman ng aktres ang kanyang pagbubuntis bilang Great Miracle. Ikinasal sina Isa at Ben noong 2018 sa isang beach wedding sa Palawan. Congratulations Isa at Ben at sa inyong sisimulang pamilya. Para sa ating top news story number 2, sino kaya itong dating child actress na nagkaroon ng reunion? Judy Ann Santos at Gladys Reyes, enjoy sa kanilang TikTok dance. Muling nagkasama ang dating Mara Clara co-stars na sina Judy Ann Santos at Gladys Reyes sa birthday party ng bunsong anak ni Judy Ann. Sa Instagram ni Gladys ay ibinahagi nito ang first TikTok dance nila ni Judy Ann, kung saan sineo nila ang trending song ni Harry Styles na As It Was, reunited after 5 years, just like our serie Mara Clara, 5 long years.
Caption ni Gladys sa kanyang post. Kwento pa nito, 2018 pa nang huling magkita sila ng matalik na kaibigan na magkasama sila sa Star Cinema comedy film na ang dalawang Mrs. Reyes. I really miss us, official Juday. So happy to see you and some of our good friends. Pagtatapos ni Gladys. Kilala bilang matalik na magkaibigan sina Julian at Gladys, mapa on-screen man at off-screen. Alam nyo, every time na magkikita sina Gladys Reyes at Judy Ann Santos, talaga namang nagpipiesta ang kanilang mga fans sa social media dahil bihira nga naman silang magkita at napaka-iconic ng kanilang teleseryeng pinagsamahan na talaga namang tinutukan ng kanilang mga fans ng halos na napakaraming taon, di ba 5 taon tinutukan ng Mara Clara. Usapang hiwalayan ang ating top news story for the week, ano kaya ito? Nandito, alamin natin. Hiwalayang Makoy De Leon at Elise Hoson, may third party? Isa-isang sinagot ni Makoy De Leon sa kanyang Instagram ang mga cheating rumors na di umano ay naging dahilan ng hiwalayang Makoy at Elise Hoson. Sa ngayon ay deleted na ang mga post ng aktor kung saan ibinahagi ni Makoy ang dahilan ng hiwalayan nila ni Elise. Sa kanyang unang post, sinabi nitong sorry po, pasensya na po sa inyong lahat. Sa susunod na post ni Makoy ay binigyang linaw niya na hindi totoo ang mga kumakalat na screenshots ng kanyang pakikipag-usap sa content creator na si Mary Joy Santiago. Ayon sa spekulasyon, si Mary Joy na itinuturing na third party sa hiwalayan ng Maclis, idiniindi ng aktor na walang ibang taong involved sa hiwalayan nila ni Elise. Hindi po totoo yung mga convo na kumakalat, hindi po ako yun, pasensya na po ulit, paglilinaw ni Makoy. Wala pong involved na ibang tao at pinakarason kaya kami naghiwalay, sana po maniwala po kayo. Humingi rin ng paumanhin si Makoy sa kanyang followers at mga nadismayang Maclis fans matapos tapusin na Makoy at Elise ang kanilang 6-year-old on and off again relationship. Hindi ko po intensyong manakit o manloko. Sadyang dumating lang po sa point na sobrang bigat lang ng problema kaya po ako sumuko. Pagtatapos ni Makoy sa kanyang post. Alam niyo, sa hiwalayang ito, isa ako sa nalungkot dahil nakita ko sila, no, talagang nasubaybayan natin yung pagmamahala ni Makoy at Elise, ang Maclis tandem. Nakakalungkot dahil sa kahit anong ending, di ba, nakakalungkot, sa kahit anong paghihiwalay, nakakalungkot. Ang ilulook forward na lang natin na positive dito kung ano ang kanilang natutunan, at ang alam ko talagang desidido sila na mapalaki ng maayos ang kanilang anak. At yan ang mga maiinit na balita sa showbiz ngayong Linggo. Magkita-kita ulit tayo next week para sa mas marami pang balitang artista. Again, huwag niyong kalimutan na mag-like, follow at subscribe sa ating mga social media accounts para lagi kayong updated sa ating mga sinusundang celebrities. At narito na ang ating pahabol na chika. Nakausap natin ang ating personal na kaibigan na si Jerry Apolinario. Nag-share siya ng isang successful restaurateur po ito ng ating kaibigan ni si Jerry. Nag-share siya ng kanyang secret sa success ng kanyang pagiging isang restaurant owner at paano niya naitawid ang kanyang negosyo sa gitna ng dinaan ng pandemya, at talagang ipinangako niya sa sarili niya na hindi siya magtatanggal ng tao at tutulungan niya ang kanyang mga tauhan na patuloy ang pagkita at hindi mawawalan ng trabaho sa kabila ng pandemya. Narito ang naging sagot ni Jerry. Ano lang po ang pagkakamulang na 25 years tuloy-tuloy po kang Jerry sa akin? First, thankful to God. Above all, thankful to God. And the sense of relief na kahit paano, nakakaahon na ng korte after the pandemic. So that's about it. Sa tingin mo, bakit pinapalik ka ng Jerry? Food eh. Food quality. Kasi ako mismo nagluluto eh. Wala kami commissary or anything. I cook myself. Ako gumagawa ng mga recipes together with my cook. Mga executive chef na magagaling talaga sila. Marami po mga restaurant. Pero yung basic ko rin po ni Jerry sa akin. Ano po yung sabi ko sa sabi mong secret ni Jerry? Consistency. Yun parang. Consistency. Tsaka ako mismo nakatutok sa mga kitchen. Ako mismo umiinipo. So yun yung secret. Thank you, sir. Salamat, ha. At mga kapamilya, huwag niyo rin kalimutan na mag-tune in sa ABS-CBN Entertainment Spotify in partnership with Podcast Network Asia. Dahil mapapakinggan niyo na rin dito ang inyong favorite ABS-CBN shows na Push Bets Live. At syempre itong Push Most Wanted. Muli, ako po si Jeff Fernando at ito ang Push Most Wanted.